dito sa last episode featuring Dontog Technofarms, pag-uusapan kung gaano kaimportante ang market para sa mga farmers. Alamin kung paano binibenta ni Nick ang kanyang mga produkto gamit ang backward farming. In terms po of hydroponic system, in demand po siya ngayon kasi madami na ang, dahil sa pandemic, madami na ang gustong magtanim kahit limited yung kanilang space. So madaming nagpapaturo sa kung paano magtanim through hydroponics. Ngayon po sa aming buong farm operation, ang strategy namin kasi noon is magtanim tsaka maghanap ng market. Ngayon po, masasabi kong mag-in-demand na yung aming business kasi ang ginawa na namin, naghanap kami ng market, kung ano yung kailangan nila, yun yung ipoproduce namin. So ang magiging in-demand naming products by next year ay tomatoes, so cherry tomatoes or plum tomatoes, then salad tomatoes, and then bell peppers. So yun yung ipofocus namin na production by next year. Sa existing market namin, usually yung crops namin dito, nauubos naman siya within the locality. So within Baguio City and La Trinidad. So ang ginagawa namin is farm to customer. So ang ginagawa namin is delivery, mga ganyan. Nagbibigay din kami sa sari-sari store, tapos sa wet market. Yan. Ngayon po, sa aming last month kasi, nagkaroon ng market matching sa DA region namin. So, ang nangyari po, nakijoin kami sa activity na yon at doon kami nakakuha ng, sabi na natin munang potential market. Pero, nandun na kami sa track na yon. So, ang hinaantay na lang namin is production, sampling, and then tuloy-tuloy na po yun. Sa mga crops namin, katulad ng lettuce, herbs, and strawberries, nauubos siya dito sa locality, so within car mismo. And then sa planting materials natin, sa planting materials ng strawberries, umabot na siya ng region 4, sa mainit na lugar. At ang pinakamalayo siguro is sa Davao. Strategies po, market matching. Sumali po kami sa mga trade fairs. Pinapakilala namin yung products namin, pinapakilala namin yung system namin, so paano namin siya pinapalago. And then through these activities, doon kami nakakuha ng mga potential markets na yun yung pinagfo-focusan namin ngayon. So yun, tinanong namin sila, ano ba yung mga kailangan nyo sa market ninyo? So kami na yung bahala sa production. So kukunin namin yung standards, yung mga kung merong sizes, mga ganyan. So kinukuha namin lahat. Tapos yun na yung ifa-follow namin sa aming production para mag-match yung production sa market. Ngayon, to expand more the market, balak namin na mag-establish ng parang farm group din, farmers group din namin para makasali kami sa mga ibang activities pa ng DA katulad ng Kadiwa, tapos mga exhibits. Actually, personally, nakapag-attend na rin pala ako ng MathBex. So yun yung isang malaking exposure. Doon ko nakita na ang lawak pala ng market. Ang kailangan lang talaga namin is to set the standard sa production. Para ma-achieve yung ganun na may pera sa agrikultura, para sa akin, unahin muna natin kung ano yung kailangan ng market. So mag-benchmarking, mag-conduct din ng market testing, mag-join ng market matching para alam natin kung ano yung kailangan nila. Kasi madali naman nang mag-produce. Natunghayan natin ang kwentong agribiz na ating 2021 Young Farmers Challenge Awardee na si Nick Loque. Nakita natin kung paano niya ginamit ang oportunidad na ibinigay ng Department of Agriculture at paano niya pinalago ang kanyang agribusiness gamit ang kanyang diskarte at determinasyon. Salamat mga kabiyahing agribiz! Sana ay nag-enjoy kayo! So uulitin! Sa mga susunod na episodes, mapapanood natin ang iba pang kwentong agribiz mula sa ating featured agri-enterprises at farmer cooperatives sa iba't ibang rehiyon. Dito lang yan sa Biyaheng Agribiz.